Mamahal namin Diyos, ang siyang nagpahiram ng buhay, ang siyang kalakasan ng lahat ng tao, ang aming patnubay at gabay, ang nagsusuklay ng lahat ng aming pangangailangan. Pinupuri ka namin at tinuluwalhati. Pinasasalamatan o Diyos sa 30th anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito. At dalayan ko, Ama, na sa gabi ito, kumilos ka po ng may kalakasan
Ang lahat ng nandito may sakit ay pagalingin, O Diyos, ang ngalan ni Jesus. Ang lahat ng aming mga problema at suliranin, alam namin Ikaw ang solusyon. At Diyos, dalangin ko po, ang mabuting balita natin pagsasalunan, O Diyos, nawa po ito'y tumibo sa bawat puso namin, maging liwanag, maging dahilan upang kami mamuhay sa kaliwanagan. At dalangin ko, Ama, na punuin ang kaluwalhatian mo ang lugar na ito at maranasan ka po ng bawat isa. Pagpalain niyo ang mabuting balita, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully kasama ang iyong mga awit. At dalangin ko ito'y sundan ang iyong imanatan at kapabalaghan. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon. Verses 17 to 20.
Matthew chapter 5 verses 17 to 20. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tudlo o kudlit man lang ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggang hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid kong nais pumasok sa kaharian ng langit, ito ang napakagandang balita sa atin lahat. Purihin ang Panginoon. Aleluya. Isang napakagandang gabi po ang gabi ko sa inyong lahat, 30th anniversary ng inyong chapter. At ako naniniwala, lahat ng nandirito ay answered prayer. Yeah. Lahat ng nandirito ay tinugunan ng Panginoon. Yeah. Pag kayo sa Diyos umasa, hindi kayo mabibigo. Amen. Pag sa loto kayo umasa, tsak mabibigo kayo. Kapag sa mga lottery at sa anumang inaasahan ng mundo, tsak, di kayo makasasama at makakasama sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Pero kung kayo ay patuloy na makikinig at isa sa buhay ang salitang ito ng Diyos, wika ng Panginoon, siya, ang Diyos ay malulugod sa atin. Amen. Yung lahat ng umamen, answered prayer. Amen. Yung pinakamagandang presensya ng Panginoon ay nandito. At maniwala kayo. Maniwala po kayo. Wala na yung sakit nyo. Amen. Wala na yung sakit nyo. Amen. Ibig sabihin, may sakit kayo. Wala na po. Naniwala kayo? Ano man ang inyong isipin at sabihin ay hindi mangyayari sa buhay natin. Amen. Ang gospel po ito ay pero ang binasa ko hanggang verse 29. Bakit? Ano po bang sinasabi sa continuation? Yung tungkol sa katuruan, tungkol sa pagkagalit. In other words, ayaw ng Panginoon na ang mga anak ng Diyos ay nabubuhay sa pagkagalit. Yung mga taong magagalitin ay madaling dakuan ng sakit. Yung taong magagalitin ay pumapangit. Yung taong magagalitin ay madaling tumanda. At yung taong magagalitin, kukunti ang kaibigan. Wala akong kausap. Amen! Kaya, yung turo na patungkol sa pagkagalit, verse 21, sabi ron, narinig niyo sinabi ng sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo.
At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mangangali na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya huwag kayong magsasabi ng ulul. Amen. Nagulat kanina yung mga ibang matatanda doon habang nung... Halimbawa lang naman ni Bishop yung kanina. Yung nagmura siya, ano, hindi galing yung sa puso. Halimbawa lang. Kaya yun. Ang kasunod, sabi ron, ang katuruan sa pangangalo niya. Katuruan patungkol sa pangangalo niya. Ayaw ng Diyos na ang iyong asawa ay 3, 5, 10. Pagkatapos yung katuruan sa paghihiwalay dahil sa pangangalo niya, di ba yan ang sakit ng lipunan? Bakit ko ito sinabi, mga kapatid? Sabagat ang ating pag-uusapan ngayon ay dun sa sinabi ng Panginoon sa parting huli. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod sa mga tagapagturo ng kautosan at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang tanong ko sa inyo, gusto niyo bang makapasok sa kaharian ng langit? Gusto niyo man naman? Sabado. Mamaya pa tayo sa Sabado. Ngayon po natin pag-uusapan. Gusto ko rin makapasok sa kaharian ng langit. Dahil ang tao hindi makararating sa kaharian ng langit ay wala ang kaligtasan. Even though that we are already saved, niligtas na tayo ng Panginoon, pero kailangan na ito'y ating gawin sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya. Kaya even though na tayo niligtas na ng Panginoon, kung tayo naman ay susunod, ay hindi sa kalooban ng Diyos, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya, mabigat mo. Amen? Mabigat po itong araw. Sabi ng maraming kasulatan, yung pagpasok, entry into the kingdom of God, hanggang daming lahat yan. Now remember, entering, yung pagpasok, or inheriting the kingdom of God, is a great privilege. Ito yung matinding privilege para sa atin. Huwag natin sayangin. Privilege yan. Privilege natin yan. Huwag tayo naangkot-angkot. Ito yung matinding privilege para sa atin. It's a great privilege. And sabi naman ang kasulatan, privilege of those who acknowledge and lead by the rule of God and have become part of the new order. Ano po ba yung new order? It's the New Testament. Yung order na walang iba kundi ang turo ni Kristo. The new order is Jesus Christ. Because Jesus Christ, si Kristo, ang siyang katuparan ng kapayagan ng Diyos at ng mga propeta. Para ang conformity
or conforming to the pattern of this world. Sabi po ng book of Romans, chapter 12, verse 1, o verse 2, sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong aniyang tumayo sa takbo ng mundong ito. Huwag aniyang kayong tumayo sa takbo ng mundong ito.
Bihira na mag-isip ang tao para sa kanilang spiritual world o spiritual life. Kaya kung yung sinasabi, hindi lang sa tinapay, hindi sa mga salita ng Diyos, hindi nakikita ang buhay natin ay may dalawang bahagi, the natural world and the spiritual world. At napakahalagang bigyan pansin na hindi maging balanse na ang buhay dapat natin sa spiritual ay lumago, nagmamature, at nabibigyan pansin sa pagkakang ang nais ni Jesus. Kundi yaon lamang anyang sumusunod, tumutupad, nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Parang palang ako may parang natipigil. The truth hurts. Kasi kung totoong ganun ang ugali natin, pag tinutuwid tayo, masasaktan tayo. Kung tayo ganun ang ginagawa sa mundong ito at tinutuwid tayo, narinig natin ang araw ng Diyos para sa ating masakit yun. Pero kung tayo'y tinawag para tayo'y patuwid at para tayo'y maghanda para sa kanyang pagbabalik, malulunod pa tayo, magaganap pa tayo, at matutuwa ang Diyos kapag tinatanggap natin ang pagtutuwid sa ating mga sarili. Amen! Amen! Kaya ano sabi ng Bible, entry to the kingdom of God is of vital importance. Ibig sabihin, mayroong mga pangunahin na dapat natin tingnan na ito'y napakahalaga. Kung mahalaga sa iyo, ikaw ay makapagpunta ng lupa. Kung mahalaga sa iyo, ikaw ay makapagpatayo ng condominium. Kung mahalaga sa iyo, ikaw ay makapagpunta ng mga apartment. Dahil iniisip mo, kikita ka ng malaki.
Pero ikaw ng Panginoon, ano nga ang mapapala ng tao? Matuntan man niya ang buong daigdig at matuntan man niya ang malakanyan. Haleluya. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa dahil wala kang panahon at pagkakataon para makinig at magsabuhay ng salita ng Diyos, mas mabuti pa, wala tayong napundar na yan, mas pinayaman tayo sa salita ng Diyos at sa kanyang pagkakataon natin sa Panginoon. Anong mapapala? Dahil lahat tayo'y tinakdang mamamatay. Una-una nga lang. Gusto niyong mauna na? Okay na. Sabi po ng Hebreo, sulat sa mga taga-Hebreo, minsan lang ang taong mamatay. At pagkatapos doon ang paghuhukom. Lahat ay mamamatay. Dahil ang tao ay makasalanan. Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short from the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dahil tayo lahat ay makasalanan. Ngunit wika ng Panginoon sa sino mang taong nakipag-isa kay Kristo. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang taong nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Nawawala na yung kanyang dating pagkatapong masama. Napapalitan ito ng panibagong buhay. Hindi yung pumapasok sa ating mga bibig, kundi yung lumalabas. Because righteousness, mga kapatid, the basis is what is in your heart. Ano ang laman ng iyong puso? Ang titingnan ng tao, yung panlabas, pagwapo, pagmaganda, ayan na lang, piliin natin yan. Wapo siya, maganda yan. Yan ang pinagbabatayan ng tao. Yan ang pinagbabatayan ng tao. Yung panlabas. Hindi yung panloob. Hindi yung panloob, sabi nga po, ng isang nanliligaw. Sabi ng isang nanliligaw, dahil happy heart day bukas. Happy heart day bukas. Happy heart day po bukas. Dahil mahal kita, isasama kita doon. Sabi ko sa Albert Pistel, dahil mahal kita, doon kita dadalhin. Dahil mahal tayo ng Diyos, kaya niya gusto tayong lahat ay makapasok sa langit. Amen! Sabi nung nanliligaw, Brother Rex, pag ako'y mag-aasawa, ang gusto ko, yung mabait, yung maganda ang kaluuban, kahit siya'y kamukha ng nanay ni Jai. Okay na niya sa akin. Basta't mabuti ang kaluuban. Sabi ko naman, mas maganda, siyempre ganun. Pero ako ang pamimiliin, gusto ko yung maganda. Gusto ko yung maganda. Hindi man mabuti yung ugali, gusto ko yung maganda. Kasi yung itsura ng tao, hindi mo na pwedeng baguhin. Pero yung kaluuban at puso ng tao ay pwedeng paguhin ng Diyos! Amen! Ang kaluuban natin ay pwedeng paguhin ng Diyos at magpakasama-sama ang tao. Nothing is impossible.
impossible to God to change them. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 18, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Ang pagbabago ng tao ay ang Diyos ang gumagawa. Ni walang pwedeng magbago ng buhay natin kahit sino pang pinakamagaling. Ang nagbabago ng buhay ng tao ay ang Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan. Sana naman bago dumating ang pagbabalik ni Kristo, bago ng lahat ng puso natin. Amen! Amen! Amen. Sabi ni David na siya'y magkasala. Nalungkot siya na wala yung ebidensya ng kaligtasan. Because the evidence of a crusade joy. Ay joy. Kagalakan. Kaya sabi ni David, nung siya'y magkasala, kasi natukso siya kay Bathsheba na asawa ni Urias. Nakita ang gandang babae na nilito sa swimming pool habang si David ay namamasyal doon sa kanyang ang matawag doon? Palasyo. Napuntahan niya sa Israel in David Palace. Siyempre, ruins na lang yun. Yung mga nakira na lang na matuwa. So, bakit nakita mo mga kapatid? Natukso. Nung natukso, nawala yung joy of salvation. Yung kagalakan, malungkuti na siya. Yun yung tinatawag ngayon ng mga tao na nakasakit ng depression. Nagdi-depress. Bakit? Wala sa focus ang buhay. Wala sa tumpak na tuon. Dahil dapat nakatuon ang buhay natin sa Diyos. Sabi ng Hebreos chapter 12, verse 2, ituon ninyo ang inyong paningin kay Jesus na siyang may akda ng buhay at pananampalataya at siyang nagpapatatag nito. Mga pumapalapak niya, ganyan, iwas ang stroke. At ang tao na ito, at ang hindi ito malapak. Nung wala pang sakit, ayaw pumunta sa gawain ng Panginoon. Kung kailan may sakit na, saka nagpipili. Huwag nyo nang hintayin magkasakit pa kayo. Huwag nyo nang hintayin yung mga anak nyo magkasakit pa. Ayahin nyo lang yung mga anak sa gawain ng Panginoon. Tayo dapat ang nagagabay sa ating mga anak para hindi sila mapaliwala, para hindi sila mapahamak. Kaya tandaan niyo po, mga kapatid, dapat nasa focus tayo. The right focus in life is your life, your faith, your spiritual eye is your faith. Kailangan niyo ay nakatuon, nakatitig, tangin kay Kristo na. Purihin ng Panginoon. Amen. 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 Pag hindi tayo sa Diyos nakatuon, nakakapuli tayo ng spiritual adultery. Ang spiritual adultery, pinagpapalit natin ang Diyos sa iba. At napakasama nun, awal sa pangalan niya. Ganon din minsan sa ating spiritual life. Pinagpapalit natin ang Diyos sa iba. Kaya nagkakasakit tayo minsan. Kaya napakahalaga ito. Ano sabi naman ng kasulatan? Kung napakahalaga ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, sabi naman, it is costly. Ito'y napakahalaga sa buhay natin. Mateo 13:44, ano ang sabi ng Bible? Mateo 13, chapter 13, verse 44, makinig po kayo. Ito ang sabi ng Bible. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanan na nakabaon sa isang bukid na hukay ito ng isang tao. Ngunit agad itong tinabunan, tuwang-tuwa niyang siyang umalis at ipininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon.
pagpapahalaga. Mas pinahalagahan ang nakakuha nito yung kayamanan na nahukay sa kaprasong lupa. Lahat ng kanyang kayamanan ibinihinta para mapasaan niya yung napakahalagang kayamanan. At yun ay si Jesus. Gaano kahalaga sa buhay ni si Jesus? Tayo minsan, umaawit pa tayo. I will praise you till I die. Hindi pa nga namamatay. Pinagpalit na yung Diyos. Hindi pa namamatay. Pero nangangako siya lagi, I will praise you till I die. Pupurihin kita niya hanggang kamatayan. Sabi natin, di kita maipagpapalit sa anumang bagay. Ay pero, binula lang ng mga budol-budol na ipagpalit na si Jesus. Nabubudol-budol, natatangay ang alip ng mundo. Kung si Kristo'y tunay na nasa sa akin, sabi ng Romans 8:31, kung ang Diyos ay nasa sa akin, sino ang lalaban sa akin? Wala, sapagkat higit na makapangyarihan si Jesus na nananahan at nag-aangi sa ating mga buhay. He is Emmanuel, God is with us. Higit siyang makapangyarihan, talo ang coronavirus, talo ang lahat ng mga sakit, sapagkat pwede magpalayasin ang lahat ng demonyo na sakit niyan, sabi ng Mateo o Marcos, Kabanata 16, Talata 16. Sabi ko ng Biblia, at ang sino mga pautismuhan ay magigigtas, ngunit ang hindi sumampalatay parusahan, at ang mga sumasampalatayaan niya ay magtataglay ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng lahat ng demonyo. Makapagpapalaya sila ng lahat ng demonyo. Demonyo ang sakit, demonyo ang coronavirus. Saan nagmula ang coronavirus? Saan? Kinakawawa niyo naman ang China. Saan nagmula? Sa masamang spirito. Sa mga hari. Bakit sa mga hari? Eh, corona eh. Corona. Naka-corona. Sino ba ang may corona? Di ba yung mga hari? Kinakawawa niyo ang sabi yung mga Chinese. Talunan po ang lahat ng yan dahil tayo lahat na sumasampalataya mulat sa Paul. Mahal kita, nalalaman mo. Simulan sa Paul nang tayo binyagan. Nung tayo binyagan, tinaglay na natin ang kapangyarihan ng Diyos na yan. Kaya't panghawakan mo na ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos na binigay sa kanyang anak na si Kristo, at dahil tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, lahat ng kapangyarihan yun na binigay kay Kristo ay sumasa atin at nasa sa atin dahil tayo sumasampalataya kay Jesus. Eh bakit ka matatakot dyan? Kaya ako, hindi ako mas na yan. Face mask. Bakit? Kahit ka mag-ingat, kahit saan ka lugar, kahit natutulog ka sa air-conditioned room, kung talagang oras mo nang mamatay, mamamatay ka. Pero, mga kapatid, kahit saan mang kapahamakan ka pumunta, kung hindi mo pa oras, iigatan tayo at gagamayan ng Diyos! Amen! Ang nagpe-face mask ay yung mahihina ang immune system at yung mga may sakit para hindi makahawa. At yung mahihina ang immune system para hindi naman sila mahawahan, sabagat ang mahina ang immune system, yun ang madaling kapitan ng sakit. Purihin si Jesus. Para nababasa ko sa inyong isipan, ang tagal naman ni Brother Rex. Gusto niyo tapusin ko na ito? Oo daw.
Sumo! Tandaan nyo, entry into the kingdom of God is of vital importance, it is costly. Mahalaga. Mahalaga. Parang yung nakahukay ng kayamanan. Hindi pinahalagahan yung kanyang kayamanan na ipundan na. Mas pinahalagahan yung nahukay niya. Tinabunan, bininta ang lahat ng ari-arian, at binili yung kapirasong lupa. Ano yun? Para sa atin mga tao, ha? Mahalagang kayamanan natin si Jesus. Sabi rin, nabang nakasulatan, kung saan ang duroon ang inyong kayamanan, naroon ang inyong puso. At kung gagawin natin kayamanan ng buhay natin si Jesus, ang puso natin hawak lagi ni Jesus. Amen? Hindi yung tulad sa isang awit, somebody holds my heart, it will never be mine. There'll be no sunshine in my life, sabi doon sa awit, because somebody holds my heart. Kapag may ibang humahawak sa puso natin, kapag may ibang nag-ahari sa puso natin liban kay Jesus, siya, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Makapapasok lamang tayo kung tayo magbabalik loob, magsisisi, tatalikdan ng lahat ng kasalanan, at isasabuhay ang aral ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang alawa, sabi ng Bible, it is a matter of urgency. It is a matter of urgency. Ang pagpasok sa kaharian ng langit, ito ay urgent. Pag ikay sumusulat mo kung ikaw ay nagpapadala, nilalagyan yung urgent. Kapag po, yung mga pagkain ay dinideliver. Napaka-truck, ano nakasulat doon? Ha? Ano nakasulat doon sa truck? Doon ang delay. Ha? Bakit ano nakalagay doon? Ano yun? Perishable. Ha? Ibig sabihin, pag dinili yung mabubulok, pag dinili yung masisira, ganun ang ating pananampalataya. Hindi dapat i-delay ang ating paghanda sa pagbabalik ni Kristo para tayo makapasok. Hindi mo dapat ipagpabukas. Hindi mo dapat ipagpaisang taon. Hindi mo dapat sabihin, sa kala lang yan, mag-uunahin ko ang ating pagsisikap sa mundong ito. Unahin mo si Jesus. In everything you do, put God first. Unahin mo siya. It is always urgent ang paghahanda kasi malapit na siyang bumalik. Malapit na po siyang bumalik. At kung nasa isip mong malapit na siyang bumalik, nandun yung paghahanda. Mga kapatid, walang nakakaalam kung kailan tayo pupunin ni Lord. Pero kung hindi ka nakahanda, saan kaya ikaw dadalhin? Baka hanggang doon lang sa cemetery at hindi ka makasakay. Kaya mahalaga, you are always ready. Amen. Sabi doon sa isang awit, are you ready now to face Jesus? Are you ready now? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandment that I give? Are you ready now to face the Lord? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Umuwi. Hindi pa po siya handa. Bakit bata pa ako? Ang may sikap na naghahanda ay yung mga senior citizen. Kaya hindi natin may kakaila bakit ang attendance natin ay maraming senior citizen. Sapagkat nandun na sila na nakuha na nila ang pagiging Filipino citizen. Nakuha na nila ang pagiging senior citizen tulad ko. At ang susunod at pinaka-final sabi ni St. Paul, senior na rin pala si we senior. Are not citizen in this world. We are not permanent in this world. Sabi ni St. Paul, minsan lamang ako darating.
sana itim na iri. Matanggin nyo yun. Minsan lang tayo lalang. At pagdating ng finish na ang buhay mo dito, doon mo tatanggapin kung ikay nakahanda ang pagiging citizen in heaven. Your citizenship na pangako ng Diyos that we are all citizen in heaven. We are not citizenship. O we are not citizen in this world. Hindi tayo tagalupa. Tagalami tayo. At dahil tayong makasalanan, papalitan ang katawan natin. Lahat yan ay subject to decay and to die. Lahat tayo namamatay. But if you are prepared, pagmulat mo ng iyong spiritual eye, ang karapatan ay si Jesus. At sasabihin, welcome into my kingdom because you become faithful. You will now enter into my kingdom. Purihin si Lord. Purihin! Amen! At tandaan nyo, ang buhay na ito'y hiram sa Diyos. At ang buhay na ito'y may katapusan. At di mo pinaghandaan. Tulad ng sinabi ko, sabi ng salita ng Diyos, hindi ako may sabi. Hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Saan bahagi ng Bible yung inulit ng Panginoon? Ayon kay San Pablo, Galatians chapter 5, verse 19. Sabi ng Bible, hindi maikakailang magawan ng laman, pangangalan niya, karimari-mari na pamuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkabuot, madalas na pupuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang tapos na pagsasaya, at iba pa anyang tulad nito, kagaya ng sigarilyo, syabo, at disco. Sabi ng Bible, Biblia nagsasabi, hindi makapapasok sa kaharian ng langit ang gumagawa ng gayong mga bagay. Isa man yun. At di tayo nagbalikloob sa Diyos, magiging dahilan para tayo di makapasok. O kung makapasok ka man, hindi ka pa diretso doon, nandun ka sa purgatory, pupurgahin ka muna dahil may kundi kang pahigulis. Kaya mga kapatid, handa na ba kayo? Mag-aalas ito na kasi. Ano mag-aalas 9 na? Handa na ba kayo? Sinong handa na? Tumayo na kayo. Yung handa lang po, hayo hindi handa, pwede pumupo. Yung nakahanda. Tandaan niyo po, yung laging nasa isip ko, ihanda ang sarili sa pagbabalik ni Kristo para tayo makapasok. Noong panahon yun na hindi pa ako nakahanda, siyempre, nahilig akong sumakayan sa mundo. Kaya bunga ng pagsamot, nagkasakit ako, nagkasakit sa puso, nagkaroon ng arthritis, nagkaroon ng ano-ano na mga sakit. At hanggang ngayon, pinagaling na ako ng ating Panginoon. At yun ang nais ng Diyos. Kasama ka ngayon, sabi ng Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa ko kasalanan mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalo. Tulungan mo po ako na maging tunay at totoong kagasunod mo na hindi nagkukunwari. Nais ko pong totoo sa iyong harapan. Kaya Panginoon Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas, mananako, at inaakin ko na ikaw ang siyang aking buhay, kalakasan, at ikaw ang siyang aking gabay. Kaya Panginoon Jesucristo, sa iyo ako ang titiwala at sa iyo lamang ang buhay na ito, mga kapatid. Just close your eyes and let's feel Him. Let's feel the presence of God. Dampin mo siya. Dampin mo siya. Hayaan mong siya'y maranasan mo yan.
Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Kalakasan ko'y nagagaling. Yes, Lord. Ang kalakasan namin ay sa iyo galing. Ko'y magtitiwala sa iyo. Oh, yes. Yes, oh God. Salita mo ang taling sa higa ko. Amen. Amen. Ako'y magtitiwala sa iyo. Sa kanya po tayo magtiwala. Kalakasan ko'y nagagaling. Yes! Ikaw ang aming kalakasan, O Diyos. Ako'y magtitiwala sa iyo. Hallelujah! Salita mo ang galing sa ligang ko. Come on! Come on! Declare! Pero
minsan ang tigas ng ating mundo. Minsan ayaw natin pansinin ang Panginoon. Minsan, pinahihintulutan niya tayo minsan sa matatinding pagsubok, pero ayaw pa nating magising. Ayaw pa nating lumapit sa Kanya. Nagpapakatigas-tigas sa ating kaluluwa. Nagpapakatigas-tigas sa ating puso. Tandaan niyo, Siya ang may control sa atin. Siya ang lahat naman. At ang Diyos ay lagi na sa pagkakas. You pray. You claim it. You claim it right now. Surrender your life. Isuko mo sa pagpunan. Ibigay mo sa Kanya. Ialay mo. Ialay mo. Pinakahingi ng Diyos sa atin ang masamang handog para sa Kanya ay ang ating buhay. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, ialay niyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang niyang karapat-dapat yung pagsamba sa Kanya. Ito ang karapat-dapat. Awitin ni Brother Nelson yung opening of love. Yes. At habang inaawit at i-claim ulap sa punong pa, madalas inaawit at maraming pinagagaling ang Diyos sa awit niya. Hallelujah. You saved peace and brought me to life. Yes, Jesus. Thank you. You blotted me. Thank you. And brought back. Thank you, Lord. My son. Thank you.
inamin ang tunay na kapalan. Sa ngalan ni Jesus, tayo tumawid ng deep thanks habang inukulekta ang inyong coffee. Let us give them with a grateful heart. Sabi niyo, sir, sa... Napakatagabay na gawain dito po sa San Antonio. Pinagpala ang mga dumalo at inaakim po natin na kayong lahat ay pinagpala ng Panginoon dito po sa Channel of Blessing. Ano God bless. Ano po ang paano niyo dito sa lugar na ito? Ito, dito? Maganda. Ayos. Ayan. Okay. Ano po ang pakiramdam niyo sa kanatapos na ng healing message? Ano pong experience niyo? Nay, sa
nakakatapos lamang po ng healing message, ano pong pakiramdam ninyo na pilig sa nangyari? Apo? Wala yung pagkanyan-ganyan. Oh. Sister, ano pong pakiramdam ninyo pagkatapos ng healing message na ito? Ano pong masasabi ninyo? Masaya, mama. Maalis ang problema. Sister, ano pong pakiramdam ninyo sa nangyari pong healing message? Bless the bless. Kaya pa, sister? Saya. Sir, ano pong pakiramdam ninyo sa gawain ng Panginoon at tapos naman po ng healing message? Masaya po. Sir, ano pong pakiramdam ninyo? Masaya, malakas. Ha? Sir, sa nakatapos naman po ng gawain ng Panginoon, ano pong pakiramdam ninyo? Okay. Sir, ano pong pakiramdam ninyo sa naranasan yung healing message ngayon? Ano pong masasabi ninyo sa kapangyarihan ng Diyos? Ikaw po, Sister Hermie. Kapatid. Ha? Ano po ang aking sasabi po? Napasaya po sapagkat na dito naramdaman ko po ang biyaya at kapala ni Lord. Siyempre, ano po sa kagalingan, kalakas at kalusugan na nagbubuhat sa kanya. Ikaw po, Sister, ano po masasabi niyo sa experience sa kapangyarihan ng Panginoon? Ay, ano po, nagbibigay po ng kalakasan, kasaganaan sa buhay, at pa ba yun? Okay po, salamat po. Sister, konti lang. Ano po masasabi ninyo sa katapos naman po ng anniversary ng Panginoon sa pamumuno po ninyo sa gawain pong ito? Sister Clara. Sige po, isa-isa lamang po. Ikaw po, Miss Sister. Sister Clara, apo, ang namamahal at coordinator po dito sa San Diego. Apo. Papasalamat po ako sa taong ito na dumating sa anniversary ito. Apo. Rinawa po. Marami pang taon ang dumating sa na anniversary sa lugar na ito. Amen. At maraming salamat din po sa mga nag-talk. Yung apo. Mga si Brother sa America, sa inyo din po, Brother Chuck, apo. Tsaka sa IT ba? Apo. Si Sir Abby. Sir Abby. Apo. Maraming salamat po sa kanila at sa mga choir na pinangungunahan nila Brother Nelson at saka si Sister Luisa at silang mag-asawa si Brother Roger. Apo. Maraming salamat po Apo. Sa kanila. Naway sa susunod pang mga taon ay makadali pa rin po sila. Amen. Amen. Yung gadis po. Kayo po? Maikli po? Kasi inubos na niya. Okay, salamat po sa Panginoon po, mga lingkod ng Panginoon sa lugar salamat na ito. Salamat sa Brother Jack, sa kay Bishop Bacani, Apo. Salamat din sa mga choir namin, na sa mga tender namin. Thank you. Sir. Panoorin niyo po ito sa ni Brother Rex, ha? May nalimutan pa ako. Maraming salamat din po pala kay Father Milo Simangusad sa pag-participate niya sa mass ng anniversary na ito. At kay Bishop Bacani. Maraming salamat sa kanila. Amen. Sister Ricky, ikaw po, ano pong experience niyo ngayon sa anniversary ng Panginoon? Maraming salamat po kay Yahweh Shaddai na maraming pang blessing dumating. At marami pang taong na pagpalay sa araw-araw na pamumuhay namin. Amen. Ako ng brother, Sister, okay, maraming po. Salamat din po sa 30th anniversary Apo. Dito sa San Roque, Bisampaloc, Manila po. Apo. Ano po pangalan, Sister? Ako po si Sister Marlene. Marlene Yambaw. Yambaw po. Pagpalaim po tayo ng si Panginoon. Sister Elsa. Sister Elsa, ano po masasabi ninyo sa katapos na lamang po ng gawain na po? Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Nakaraos po. Tagumpay ang aming anniversary. 30th anniversary, Lord God. Okay. Payapa po, mabiyaya. Amen. Amen. Sa iyon lahat. Amen. Amen. Hallelujah. Yan po, tapos lamang po ng gawain ng Panginoon. Nakita po natin kung paano po ang kapangyarihan ng Panginoon, ikumilos, wisdom, knowledge, at ang healing po. Nakita po natin yung mga ating mga kapatid na bless because the word of God. God bless po. Thank you, Lord. Thank you.